In terms of territorial defense, we presented to the President our updated plan for our territorial defense bantay kalayaan. Ipinirisinta ng Armed Forces of the Philippines o AFP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Territorial Defense Plan na tutugon sa mga umuusbong na banta sa seguridad ng bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakita ng Pangulo ang halaga ng plano na ito ng AFP na tumututok rin partikular sa panghihimasok ng ibang mga bansa sa Pilipinas at iniimpluwensyahan ang iba't ibang sektor sa bansa. Nakita niya na very holistic yung ating approach. Hindi lang po kasi tayo nakatingin sa labas ng ating bansa, pero nakatingin din po tayo sa loob. No? Meaning, when we talk about territorial defense, we are not just doing external defense, looking outward, but we are also looking inward and addressing the united front works ng ibang bansa na gustong impluwensyahan yung ating iba't ibang mga sektor ng society natin. Ipinakita rin ng AFP kay Pangulong Marcos ang mga hakbang nito sa West Philippine Sea, kabilang na ang resupply mission ng bansa. We have presented to our President several options that the Armed Forces of the Philippines will be doing, not just in terms of performing our RORE operations, but including the other operations in the West Philippine Sea. Tumanggi ng idetalye pa ni General Browner ang mga plano na ito ng AFP kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kaugnay naman ng pahayag ni Senator Aimee Marcos na posibleng banta ng paggamit ng hypersonic missiles ng China sa Pilipinas. Ayon sa AFP, wala pa silang natatanggap na ulat ukol dito, ngunit naghahanda ang bansa sa anumang banta ng pag-atake. Wala pa ho kaming nakikita na report to this effect na merong 25 targets. A missile attack is a possibility. Yun nga po, may report na nga na may 25 na targets dito. That is why we are also preparing for those. No? Ang isa pong pwede nating gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Hindi lamang po, may mga iba't ibang mga technologies tayo ngayon that exists in order for us to protect ourselves from those kinds of attacks. These are the realities that we have to face. No? Hindi lang po itong mga missile attacks, even drone attacks. Posible namang lagdaan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa mismong 2+2 meeting sa susunod na linggo. Magkakaroon po ng meeting yung ating mga opisyal ng ating bansa at yung Japan. No? And we are hoping that during that meeting, the RAA or the Reciprocal Access Agreement will be signed. Ang defense deal ay magbibigay daan para sa joint exercises, access sa military bases at rotational deployment ng Japanese Self-Defense Forces sa Pilipinas, gayon din ang tropa ng Pilipinas na maaaring makabisita sa Japan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.